Magandang balita ito para sa atin mga kapuso. Kasi magbabalik ulit sa telebisyon ang minahal natin na si Yaya Melody. Sa ngayon, sa season 2 ng First Yaya, na ang temporary title nito ay First Lady, mag-shift daw ang tema nito. From light tone to a more serious tone naman ito. Kasi ang tema daw ng First Lady ay tungkol sa pre-election voters education campaign ng GMA Network. Sa First Lady, aasahan din natin ang mas makabuluhang tema ng pagiging matalinong botante at ang tamang pagpili sa susunod nating ihahalal na mamumuno sa ating bansa. Ang First Lady ay posible nating mapanood sa March 2022. Samantala, ang upcoming epic adventure teleserye na Lolong ay mapapanood na din natin sa first quarter ng 2022. Posibleng mapanood natin ito sa buwan ng Pebrero 2022. Malamang ito ang papalit sa I Left My Heart in Sorsogon na magsisimula sa November nitong taon at maaaring ipalabas ito sa second time slot ng GMA Telebabad. Ang istorya ng Lolong ay tungkol ito sa karakter ni Roro Madrid na gaganap na Lolong. Nagtratrabaho siya sa kuprahan. So, expect natin guys na aakyat dito si Roro Madrid sa puno ng nyog. Magkakaroon si Lolong ng kaibigang buhayan na kung tawagin ay si Dakila, na gusto naman hulihin ng mga poachers para ibenta sa malaking halaga. Bahagi ang Lolong ng GMA Public Affairs na kung saan ang istorya nito ay tungkol sa pangangalaga ng tao sa ating kalikasan at ang pagprotekta sa mga wild animals, lalong-lalo na sa mga endangered species laban sa mga wildlife hunters. Bukod sa Lolong, may isa pang handog ang GMA Public Affairs na kung saan posible din itong mapanood sa susunod na taon. Ito ay si Rino na kung saan ang tema naman nito ay tungkol sa pangangalaga naman sa ating karagatan. Sa pamagat pa lang na Sereno, may ihinuha na natin na ang lead actor dito ay isang merman o taong sirena. Maganda ito kasi sabik na din ang ilang mga kapuso viewers na handugan naman tayo ng GMA Network ng isa na namang ingranding telefantasya. Sana sa Sereno, magkaroon ng mga iba't ibang kingdoms, mga iba't ibang mythical sea creatures na nagmula sa ating kulturang Pilipino. I'm sure kayang-kaya ng GMA ulit na makagawa ng isang napakagandang telefantasya na talagang tututukan ng mga manonood. Total, waging-wagi naman ang GMA pagdating sa pabunggahan ng visual effects. Katunayan nga niyan, ang The Lost Recipe na handog ng GMA Public Affairs ay nagwagi sa ginanap na Asian Academy Creative Awards. Nanalo lang naman ito ng 2 prestigyosong awards na Best Editing at Best Visual or Special FX in a TV Series sa nabanggit na award-giving body. Sa ngayon, wala pang masyadong inilalabas na detalye ang GMA tungkol sa Sereno. Pero, malakas ang kutub ko na baka si Kelvin Miranda ang gumanap na lead actor sa Sereno. Kasi, balita ko, may isa naman siyang big project under GMA Public Affairs. Pero, bet na bet ko din na sana si Kaloy Tingkongko naman ang maging lead star sa Sereno. Kasi ang gwapo-gwapo niya at opang-opa ang dating. Ngayon lang ako makakakita ng Sereno na opang-opa. Or si Kokoy De Santos, bagay na bagay din ang kanyang katawan at saka yung unique hairstyle niya. Nako, tiyak madami na naman ang mapapatili ni Kokoy kapag makikita siyang half-naked sa programang ito. O si Elijah Canlas din pwede din dito. Kasi feeling ko malapit na itong batang ito pumirma ng exclusive contract sa GMA Artist Center. O si Royce Cabrera, pwede din. Bagay na bagay din sa kanya ang pagiging maangas na Sereno. Ang dami ng artista ng GMA, andyan sa inyo ang mga award-winning young actors na talaga naman namamahalin ng mga solid kapuso viewers. Kaya GMA, i-expose nyo na sila. They will become big assets sa network. And I just hope na sana si GMA Network nila ipalabas ito para madami ang makakapanood. Magiging maganda ulit para sa GMA ang taong 2022. Sunod-sunod ang pagpapalabas nila ng mga makabuluhan at kapupulutan ng impormasyon at aral ng mga teleserye. Kaya guys, huwag nating palampasin at subaybayan natin ang First Lady, Lolong at Sereno sa susunod na taon. Maraming salamat po sa panonood. Stay safe at God bless po always.